Noon pa man, sila na ang katuwang ng tao sa pamumuhay sa malawak na disyerto. 15 milyon na lang ang kanilang bilang sa buong mundo. Pero wala na raw na isa sa kanila ang maituturing na wild. Ang iba, nakakulong na lang sa mga zoo sa iba't ibang panig ng mundo. Sa rescue center dito sa Amlan, sa may Dumaguete, no? Kung saan dito dinadala yung mga rescued animals. May mga python, may mga tigers, no? At meron ding mga camels. Yung camels na pinuntahan natin dito, matagal nang hindi nabibigyan ng atensyong medikal. Di pa napupurgahan, hindi na nagagamot. Yung iba may mga sugat sa katawan. Ang babaeng camel na si Juliet, may mga lesions o galos sa katawan na maaaring dulot ng impeksyon dala ng fungus o bakterya. May mga lesions siya dito sa balat. Oh, ayan. Huwag mo duduraan, ha? Most likely, mga skin diseases. Pwede natin bigyan dewormers at saka for the mites. Yung isa kumakalat na, ang dami. Ayan, oh, sa balat niya. We can start treating it already. Very difficult yung mga animal, itong mga camels, because hindi siya sanay sa tao. Naging challenge para sa akin yung hawakan sila at i-corner sila para ma-administer natin yung mga gamot. Oh, maninipa yan, maninipa. Unti pa lang, yun, oh. Oh. Nakatingin siya, oh. Wala, ito. Hindi tayo obra. Lapit mo lang, kuya, ha? Oh! Wala dito. Huwag mong pahigayin! Huwag mong pahigayin! Tumo! Bali eh! Okay! Let's get the other one! Si Romeo, mas malaki at mas malakas. Kaya kinailangan namin siyang itali para hindi ito makapiglas. Wow! Ano yung galit? Sige, come on, come on, come on! Kahit na tatlong tao na umihila sa lubid, these are beasts of burden, no? Nakawala pa rin si Romeo sa pagkakatali. Lakas talaga. Oh. Oh! Mahalaga magamot ang mga malalaking hayop tulad ng camels. Ang simpleng mga impeksyon sa balat, maaari magdulot ng komplikasyon, lalo na kung wala sila sa nakasanayan nilang natural na tirahan. Yes! So habang tinitreat natin itong mga camels dito, naalala ko tuloy yung mga camels na pinuntahan natin sa Abu Dhabi, no? Para makita natin itong mga hayop na to in their natural environment, no? Bumunta tayo sa disyerto. Isang grupo ng camel ang naabutan naming kumakain. Ito yung distinct na color ng mga camels that come from Emirates. Bay or brown yung color nila. Yung ilan sa mga paa nito, naka-happles. May parang happles, no? Yung tali na yan na nasa harapan, para hindi siguro mag-spread out. Siguro para hindi sila makalakad ng ano, ng mabilis or makatakbo ng mabilis. My friend, why do they have a shackle? The legs, because that doesn't go fast. Okay. Very fast. Exactly. So these camels, they're for using for milk, using for meat. Okay. Yes. And then which one is the very good using for racing? Racing. Ang pitong gulang noon na camel na si Lulu, mukhang hindi pa kumakain ngayong araw. So ang bait ni Lulu, oh. Nagpapahawak siya. Kasi sabi ng mga nag-aalaga sa kanya, sanay daw siya sa mga tao na pupunta rito para lapitan siya at hawakan. So sanay siya sa tao. Sanay siya in the company of humans. Very muscular neck. Look at that. So isa mo rin sa pinaka-importanting gamit ng mga camel sa mga tao na nakatira dito sa disyerto is yung gamit bilang sakayan or beasts of burden. Sinasakyan ng mga tao, sinasakyan ng kanilang mga kalakal ng mga gamit para magbiyahe or mag-travel, traversing the desert. Okay? So, subukan natin. This is actually my first time to ride
a camel. Pagsakay sa taas, unlike other animals na nasakyan natin, medyo wobbly, slow-mo yung lakad niya, no? Ang init ng panahon, no? We are both experiencing the same kind of heat and weather. At mas doubling sa kanya kasi mas may dala pa siya. So imagine mo kung gaano katindi ang lakas at ang endurance nitong mga hayop na ito. Bukod sa desyerto ng Abu Dhabi, sa isang malaking palengke rin dito makikita ang magkakasama ang mga camel. Maya-maya pa. So itong area na ito, ito yung parang bagsakan ng mga camels para ibenta dun sa mga bibili to be used as meat, wool, at saka siguro yung milk. Ang ilan sa mga camel, binibili para sa kanilang gatas at karne. Habang ang ilan, ginagamit sa camel racing na isang traditional na sport sa Abu Dhabi. What's this? This one? This racing. This one's for racing? Yes. For racing. How do you choose which one's for racing, which one's for meat? Before this, for racing. Oh, before? Before. You see this, the white one? Uh-huh. This one, before for racing. Finish. Finish already? Finish for racing. This one, how old? This 2 year. 2 year, okay, 2 year. Okay. Sabi nila yung mga galing sa Oman at saka sa Qatar are the brown colored ones. Mas magagandang quality, ginagamit for racing. Yes! I'm just gonna look at you. Ang isang camel na ito, hindi na raw kasing bilis ng dati kaya ibinenta na lang siya ngayon para sa kanyang karne. This one sold already? How much? 2,000? So, 30,000 pesos. Ganito yung mga bilihan na nagaganap dito. Yung mga locals would come in with their vehicles and then yung mga nakalabas na mga camels na ito, yun na yung i-offer nila readily. Kasi yun siguro yung pinakamaganda nilang for sale. So, etong isang to, kasi nandun siya sa kanto, yung mga kasama niya, lahat nagbabaan na. Ayaw pa rin niyang tumayo. So, ginagamitan nila ng crane para ilabas sila dito sa truck. Hindi ko alam kung bakit hindi niya, ayaw niya i-stretch. It's either, he said, it's stubborn, matigas ng ulo, or have problems because they've been sitting down, they've been kneeling for a long time. Makalipas ang ilang minuto. Okay, so it's good. Sabi kasi nung isa, may sakit or pagod. Pero sabi naman nung isang may-ari, pagod lang. Kaya tumatayo na siya ngayon. So it's working, the legs are working. Ito yung mga nabenta na pala, tinatalian nila ngayon para isakay doon sa truck. Eh, hindi naman susunod to, kaya para maisakay sila isa-isa, ginagamitan ng crane. Bubuhatin sila isa-isa doon para mapagkasya itong apat na camels na ito dito sa likod ng truck na gagamitin nila. Yes! Maituturing kong isang karangalan na magamot at makilala ang mga binansagang beasts of burden. Walang duda na sila ay malakas at maaasahan. Sa kabila ng pagkawala nila sa kanilang natural na environment, na dulot din ng tao, nandito pa rin sila at patuloy pa rin tumutulong sa tao para sa kanilang kabuhayan sa ibang paraan.